Good morning. Mabilis ang basa ng ating prayer for the Jesuits using cellphone tayo, docs apps, and slide apps ang ating ginagamit na pang design. Punta muna tayo dito sa ating 2024 November file name, prayer for the GC. Pindutin lang yung lapis para ma-edit na. 20 November 2024, ang ating font is Roboto, size 14, text color ay blue, highlight color is red. Naka-bold, naka-italic. X na natin yung format menu. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC, guys, paki-contact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins, co-founder Muti, admins Roger Pakatang, Aileen Samrin, Aiki Akma, Sarah Kulinggan, Nana Elsa Samrikat, inyong lingkod, Rob Lion Pagubo Vlogs. Pag-subscribe na rin sa kanilang mga YouTube channel din yung gustong magpa-member sa Family GC, i-add nyo lang and then i-confirm na yan ng mga admins. So, dito muna tayo kay Ralph Lyon Pagubo Vlogs, Daily Prayer for Strength. Thank you, Father Lord, for this new day. Today, I pray for your love and strength to assist me to overcome any obstacles that may arise. Please give me wisdom and direction in whatever I do today so that my words and deeds will be worthy of your holy name. This I pray in Jesus' name. Amen. Kay Princess Diane Channel naman, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Uphold your hand, prayer. Uphold with your righteous hand, Lord, and keep me steady in your protection. Amen. So dalhin natin yan sa ating slides apps para maisama doon sa repost prayers natin. Mayroon tayong repost prayers ng 2023 at 2022. So, basahin lang natin. Pasensya na, nagmamadali, naubos na naman oras natin. Ayaw niya. Ibig sabihin, wala kang internet connection yan. So, edit slide lang tayo. Pag ganito kasing, ano guys, mahina talaga. Pag ganitong madaling araw. Hirap na hirap ako. Parang napakaraming gumagamit ng ano, pag ganitong madaling araw ba. Or kulob lang talaga yung kwarto natin. So, dito tayo sa number 20. Ito yung prayer ng ano, 2023 and 2022. So, basahin na natin. Beans TV 20, paki-subscribe guys. Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Paki-subscribe si ano guys sa kanyang YouTube channel Beans TV 20. Dito naman tayo kay Ralph Lyon. Last year pa rin to. 2023. Misli Proverbs chapter 8 verse 32. Now therefore pay heed unto me, O ye name, for Ashri, blessed, happy, are they that are shomer over my drachim. Pakibasa na lang yan sa inyong Biblia ayon sa inyong naiintindihang lingwahe kasi may halong Hebrews language yan guys. So, doon kasi niya yung kinuha. Although, halos yung iba is English, pero yung iba is, ano siya? Hebrews. Dito naman tayo kay Princess Diane Channel. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Proverbs chapter 8, verse 17. Tapos, meron tayong repost prayers ng 21 November 2022. Oh, nag-advance siya ng kuha ng repost prayers. Pero 2022 ito. At Genesis chapter 25 verse 1 to 5, then again Abraham took a wife and her name was Keturah. And she bore him Zimran and Jokshan and Midam and Midjam and Ishbak and Shua. Sometimes guys, magtatanong ka no, bakit napakaraming napakarami nilang anak kasi hindi naman yun sa isang babae guys, ganun yan. Tingnan si Abraham, kumuha siya ng asawa
ang pangalan ay Kitora. Diba, alam naman natin na ano, I think ano nandito eh, patay na yata yung una niyang asawa nito, kaya nag-asawa siya ulit. Ulitin ko lang ha, Genesis chapter 25 verse 1 to 5. Kung alam niyo yung story ni Abraham, maano niyo yung sinasabi ko, kasi nababasa ko na to sa Old Testament eh. Then again, Abraham took a wife, and her name was Keturah, and she bore him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shua. So, ilan yan? One. Pero, hindi mo siya mababasa lagi sa Bible, guys. Ang nababasa lang natin is yung anak lang niya doon sa una niyang asawa kay Sarai. Si Abraham ba? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6 ang anak niya kay Keturah. And Jokshan begat Sheba, and Dedan, and the sons of... Ba't ko binilang, di ba? Tama naman bilang ko, di ba? Zimran, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nga. And Jokshan begat Sheba, and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim, and Letushim, and Leom, and Leomim, and the sons of Midian, Ephah, and Ephir, and Hanok, and Abida, and Eldal. All these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had unto Isaac. So, hindi ba unfair yan? Yung lahat ng anong binigay niya doon kay Isaac. Pero itong, paano naman itong ibang anak niya? Okay. Si Keturah ba ano? Ah, kayo na bahala mag-ano niyan, guys. Kasi family tree na yan, kaya mahina ako dyan. Diba, inaano nila yung mula kay Adan and Eve. Pero ako, tinuturing ko kung saan tayo, ano, kasi diba, nag-flooding nga ng ano. Parang inaano ko yung generation natin mula talaga kay Noah. Kasi walang natira noon eh, kundi sila Noah lang eh. So parang iniisip ko, kasi yung doon kay Adam and Eve, na-wash out yun nung panahon ni Noah. So, parang inaano ko yung generation natin ngayon, guys. Tinuturing ko, para sa pagkaintindi ko lang, haiwan ko sa inyo. Tinuturing ko na ano tayo yung generation natin mula sa panahon ni Noah. Kasi, kung yung ginawa ni Father God, lahat winash out niya yun nung panahon ng flooding. So, ibig sabihin, ang natira na lang is yung angka na lang ni Noah. So, doon ako nagbabase. Kaya parang iniisip ko, ang generation natin ngayon, tayo mga 2020, at tayo mga pinanganak na ng mga, ano na, yung after na ni Jesus. Ano na tayo? Yung mga unang tao, di ba tinubos sila ni Jesus? Pero ano pa rin yun, parang tingin ko sako pa rin yun ni Noah. Tapos hanggang tayo ngayon, sako pa rin tayo ng angka ni Noah. Kasi wala na namang ibang wash out eh. Flooding lang, pero nangako na nga si Father God dati na ano, hindi na siya magbibigay ng flooding, pero parati pa rin niya tayong binibigyan ng bagyo. Kaya minsan yun din tinatanong ko eh, nangako na si Father God nang wala ng flooding, bakit lagi pa rin tayo may flooding sa Pilipinas, dinadaanan pa rin niya tayo ng ano, ng bagyo. Wala naman kasi nagbibigay ng calamities gay ng ganyan. Kundi galing, hindi naman yan kaya gawin ng tao. So, ibig sabihin, galing kay Father God yung mga binibigyan niyang bagyo, tsaka ano, mga, kaya minsan tinatanong ko talaga, Father God, ano ba, bakit may ganyan pang calamities, bakit ganyan pang disaster, paano na yung, hindi namin kayang kontrolin ang flood, kahit may flood control pa kami, sinisira lang dahil sa bagyo, ganyan. Yung mga tulay na pinagagawa, nasisira lang dahil sa bagyo. Kaya minsan, magtatanong ka talaga,
Ano ba talaga? Akala ko ba nangangako na siya na hindi na niya papatayin ang tao dahil sa flooding? Akala ko ba pangako niya kay Noah dati? Kaya nga may rainbow, di ba? Dahil yun yung ano nila, yun yung covenant nila na hindi na siya magbibigay ng flooding. Pero kami, nakakaranas pa rin kami ngayon sa generation namin ng flooding. Tuwing may bagyo na lang, may baha, kahit na gaano pa katiba yung mga tulay namin, nasisira. Kahit pa gaano pa katiba yung flood control namin, nasisira. Andiyan yung flood control pero nasusubrahan sa ano ng tubig pa rin. So anong magagawa namin? Tao lang yung may gawa, 'di ba? Construction namin, tao lang gumawa. Pero yung bagyo galing kay Father God. Anong laban natin? Eh, napakalakas parate. So kaya minsan talaga magtataka ka. Oh, Father God, bakit ganyan? Akala ko ba nung panahon ni Noah, tapos na yung baha na yan? Aywan ko ba? Nagtatanong lang naman ako, guys. Siyempre, opinion ko lang yun. Dinala na natin siya dito sa ating storage apps. Kahit nagdadaldal ako, nag-ano yung kamay ko. Lumilipat na ako ng apps. So, dito na tayo sa ating storage. So, napansin niyo, mayroon siyang rows and columns. So, dyan natin siya inano. Kasi pang-accounting yung apps na to eh. Pang-accounting purposes. So, kahit thousands pa yung ano niyo dyan. Yung files niyo, kaya niyang i-hold. Halos katumbas kasi ito ng ano, Microsoft Office Excel. Kaya kung marunong kayo doon sa Excel niyo, sa computer, sa dito sa cellphone, madali na lang. Kaya nyo rin mag-compute dito. Eh, pero ginagamit ko siya pang graphics, pang storage lang. So, yung year 2021, nandito na siya hanggang 2024. So, bilisan na natin, ipasa na natin yan sa GC. Okay. Click lang yan. Ay, tapos na pala oras ko eh. Ako na lang bahala nito magpasa sa GC, guys. Okay. Ako na bahala magpasa nito. Bye everyone. God bless.